Yon mga kaibigan, welcome back. Ito, i-breakdown na po natin ang naging laban nila kay Soto kanina dito sa Perth Wildcats. Ito yung mga bagay na dapat nyo talagang malaman sa laban na ito. Kailangan nila manalo dahil lalaglag sila malamang. Kapag natalo sila dito at ito nga ang inuwi, talo sila mga kaibigan. So malabo na sila makapasok o hihirapin na talaga makapasok dito sa Final 6. Ito ang score natin, 112-97. So kung tatanungin nyo naman ako, kumusta nilaro ng kababayan nating si Kai Soto? Ito mga kaibigan, na limited po yung playing time niya rito. 10 minutes lamang. Ang pangit naman. Kasi first 5 siya. Ay ito, 10 minutes lamang. 4 points, 2 rebounds, and 2 blocks. Sabagay, okay naman yung stats niya dito. In 10 minutes of playing time, limited kasi. Ito, 2 out of 6 mo. Medyo inalat din siya sa field. At ito na nga mga kaibigan, naging story ng game natin. Para sa akin talaga, ay yung first quarter talaga nagdikta ng game na ito. Mula nung nilabas si Kai Soto, mga around 5 minutes or 6 minutes, hindi na po talaga nakabawi ang Adelaide. Tinambakan na talaga sila. Ito mga kaibigan, para may idea po tayo. Panoorin po ninyo ang remaining 5 minutes mula nang inilabas si Kai Soto. Kaya tayo natambakan. Panoorin nyo mabuti mga kaibigan ang ikot ng bola dito sa Adelaide at dito sa Perth Wildcats. Makikita nyo talaga ang pinagkaiba ng dalawang team na ito. At talagang alam na natin na magiging resulta talaga kapag ganito ang laruan ng bawat kapunan. Alam na natin kung sino man nanalo dito. Kita natin ang taas ng field goal percentage ng Perth. Dahil nga mga kaibigan, sinishare nila sa isa't isa yung bola talaga. Ang ganda ng ikot ng bola. Kaya nakakakuha sila ng mga open shots talaga. Ang Adelaide talaga kadalasan ay hanggang dalawang tao, tatlong tao nakakakuha ng bola, talagang titira na kaagad, kaya ang baba na field goal percentage nila. Yung shooting dito ng Perth, mas nakakakuha sila na mas magandang tira dito sa tres dahil sa magandang ikot ang bola. 15 out of 27, 56% kasi wide open shots ang nakukuha nila sa ganda ng ikot ng bola. Ang Adelaide naman, 5 out of 28. So yan story na natin, pumapasok yung tira nila kasi maganda yung mga tira nila, mga open. At the same time, kita rin natin dito sa assist, yung pinakikita natin ngayon sa video, yung ikot ng bola, 28 assists po talaga ang Perth. Ang Adelaide ay 16 lamang. At ito, out-rebounded tayo sa game na ito, 31 at 22. Eh, may Kai Soto tayo. Yes, mga kaibigan, may Kai Soto tayo na talagang kayang magbigay ng mga rebounds, pero hindi po siya binigyan ni CJ Bruton ng playing time. 10 minutes lamang po. Pinuri pa niya ito dito sa kanilang naging press con after the game. Pinunan niya na talaga yung first 5 minutes talaga ay magandang pinakita ng pambato natin. Toe-to-toe ang sinabi niya mga kaibigan sa press con ng first 5 minutes and after nun, gaya na sinabi ko nga mga kaibigan, yung remaining 5 minutes ay wala na po talaga. So yun talaga nag-istorya ng game natin. Sa first quarter pa lang, yan po ang nagdikta ng game na ito. At kung tatanungin niyo ako mga kaibigan, kung bakit limited ang playing time ni Kai Soto, dahil ba yun sa dalawang foul niya ng first quarter? Ang sagot ko, hindi mga kaibigan, dalawa lang yung foul niya. Naiintindihan ko na binadya talaga ang playing time ni Kai ng second quarter, pero doon sa third quarter at lalo na sa fourth, hindi niya binigyan ng playing time ang pambato natin. Hindi ko maintindihan talaga yun kasi ang ginawa niya ay adjustment niya. Yan po yung ginawa niyang adjustment sa laban na ito. Yung hindi niya paglaruin ang pambato natin na mas mahaba ang playing time. Kaya naman yan, na-out-rebounded talaga tayo. So ito mga kaibigan, gusto rin po malaman ninyo. Dumaba si Kai Soto ng first quarter na all ang score. Nung ipinasok siya mga kaibigan mula niyang all 9 na yan, talagang tambak na po ng 18 puntos. Ang reaction nga pala mga kaibigan ng may-ari ng Adelaide, eto silipin po ninyo. Kasi malamang talaga, laglag na po ang kanyang kuponan.